paano mo napapatawad yung ganun? Madali ba yun? Madali bang matanggap yun? Ganun naman talaga eh. Nung siya eh nag-sorry na, grabe niya, di ba mga chika, nag-apologize na siya kay Kim. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit, ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Nitong mga nakaraang araw mga kachika, talagang nagtitrending si Janela Salvador dahil nga sa ginawa niyang pambabastos o pambabara kay Kim Chu. Siyempre mga kachika, mga tao, lalo na yung mga Kim Pao fans, talagang dudurugin siya ngayon eh. Kasi talagang may hindi tama dun sa ginawa niya habang sila naka-ere sa It Showtime. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang ginawa dyan ni Janela Salvador habang sila ay nagpo-promote ng kanilang pelikula sa Madlang People. Aba mga kachika, sumigaw si Kim Chu, kumbaga tinutulungan siya ni Kim Chu na ipromote yung kanilang pelikula. Tapos mga kachika, humiling si Kim na, Janela, magpasample ka naman ng bagong kanta mo. Diba mga kachika, kumbaga napakalaking tulong yan para mas lalong makilala si Janela, mas lalong ma-showcase yung kanyang galing sa pagkanta. Pero imbis mga kachika na pagbigyan ni Janela si Kim, binastos niya ito at binara. Diba mga kachika, ito panoorin niyo ulit tong scene na ito. I love the music video. Dream Headshot! Thank you! Sample naman Janela sa bago mong song. Medyo paos ako today. Kayo na lang. Doon paos ako today. Kayo na lang. Sa susunod mag-project na lang ito. Next time, promise. Congratulations! Ngayon mga kachika, matapos ngang ulanin ng sandamakmak na pambabash si Janela dahil sa pangyayaring iyan, sa wakas nagbigay na siya ng pahayag sa kanyang panig. Kumbaga nagbigay na siya ng kanyang mga kachika, depensa doon nga sa ginawa niyang hindi maganda o pangpapahiya kay Kim Chu. Basahin natin mga kachika yung kanyang statement. Eto mga kachika ay sinabi niya sa kanyang Twitter account kahapon lamang. Oh wow, I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful. And here I am being met with so much love and comfort. Upon opening this up, thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs of gratitude from behind. And just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone or not setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive but never disrespectful. If you can tell the difference and find something wrong with that, then you're a people pleaser and again, that's on you. Don't you dare try and involve my son the way most of you all are boomers too. Embarrassing. Ngayon mga kachika, magbibigay ako ng opinion dyan sa statement na yan na sinabi niya. Una sa lahat mga kachika, okay na sa akin yan. Yung statement niya na sinabi na wala siyang plano o wala siyang intensyon na bastusin si Kimi, mga kachika, dun pa lang kinlaro niya na yung ginawa niya hindi sinasadya. Di ba mga kachika? Tingin ko okay naman and valid naman yung kanyang statement. Pangalawa mga kachika, nung siya nag-sorry na, grabe niya, di ba mga kachika, nag-apologize na siya kay Kim. At hindi ko alam kung kay Kim, pati kay Vice or sa buong host ng It Showtime. Pero nung sinabi niya na nag-sorry na siya mga kachika, mapakalaking bagay na yan eh. Kumbaga para sa akin, nag-concede ka, sinabi mo o inamin mo na hindi mo sinasadya yung pangyayaring iyon, aba mga kachika, yan ay para sa akin napakagandang way para makipag-reconcile o makipag-ayos sa isang tao. Di ba mga kachika? Kasi kahit si Vice ganda, talagang dinurog siya dyan. Ayaw. Medyo paos siya ngayon, kayo na lang. Medyo paos siya ngayon, kayo na lang. Medyo paos siya ngayon, kayo na lang. Okay, sige. Si ano na lang. Diba, after niyang ipahiya si Kim, nirespakan siya ni Meme Vice. Kaya mga kachika, itong nangyaring ito, o pangyayaring ito, feeling ko,
gusto na rin niyang maayos kasi ayaw, 'di ba, sinabi niya dun sa statement niya, huwag nang idama yung anak niya. Kaya siguro siya nag-sorry na, nagpakumbaba na, sinabi niya na hindi niya naman sinasadya, eh dahil ayaw niya nang lumaki pa, mga kachika. Dinudurog siya ng tao, eh sino ba si Janela ngayon kumpara kay Kim? Kaya ayaw niya na rin madamay siguro yung anak niya, yung kanyang baby boy. Kaya mga kachika, eh pinili niya na lang makipag-ayos, hindi na siya nagmatapang. Ngayon mga kachika, eh hinihintay ko rin yung magiging sagot dito ni Kim Chu, pati na rin ni Vice Ganda na alam niyo yun, yung narinig natin na talagang ano, eh, bumahanat sa kanya eh. Hinihintay ko yung opinion nitong dalawang ito kung ano ba yung sasabihin sa pagpapakumbaba nga ni Janela sa publiko. Diba? Wala pa silang official statement eh, si Kim at si Vice. Pero hintay natin yan mga kachika. Tignan natin kung napapatawad na ba nila yan sa kanyang pagpapakumbaba or mas pipiliin nilang deadmahe na lang. Ibig sabihin eh, hindi pa rin sila willing makipag-ayos. Kayo mga kachika, sa tingin nyo ba eh, okay na yung statement na yan ni Janela na nagpakumbaba siya kay Kim? Or sa tingin nyo dapat personally niyang puntahan yung mga tao para dun siya humingi ng patawad, hindi dyan sa tweet-tweet sa online lamang yung ginagawa niya? Ilagay nyo lang dito ang inyong mga opinion sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag nyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.